Sa umpisa ay isang libangan para kay J. Sukal Tubong Mindanao ang gumawa ng mga larawan sa dahon. Aniya, mula nang magpatupad ng total lockdown ang lokal na pamahalaan dahil sa patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa bansa, lalo pat nasa bundok siya inabutan nito. At para mawala ang kanyang pagkabagot, pag-ukit sa dahon ang naging libangan ni Jay at sa kanya ipinopost sa social media. Gusto ko po pag-isipan kasi mahirap po makakabili ng gamit, pang-drawing. Gusto ko din mag-drawing kaso mahirap po yung mga gamit. Yun na lang po, kumbaga gumawa po ako ng paraan. Napag-isipan ko po sa dahon. Gamit ang cutter sa pag-ukit, mga dahon ng langka at kakao ang nagsisilbing canvas ni Jay sa paglikha ng iba't ibang larawan. Hindi niya inakala na maraming magkakagusto sa kanyang mga likhang sining. Mula sa ilang araw umano nitong pagsisimula ng kanyang mga obra maestrang art sa dahon, kumikita na si Jay ng mula 200 hanggang 5,000 piso kada ikatlong araw sa dami ng mga customer na gustong magpagawa ng mga portrait. Maliban sa mga mukha ng mga customer, nakaukit na rin siya ng mga larawan ng mga kilalang tao at celebrities, lalo na ang kanyang mga hinahangang personalidad. Plano ni Jay na pag-ibayuhin pa ang kanyang talento, lalo pat wala siyang pinagkakakitaan sa ngayon. Una-una po sinubukan ko kung okay po at kung pwede ko po pagkakitaan kasi walang trabaho po kasi na walang po kami ito nagtatambay tapos nakakainip po, wala po nang ginagawa. Yan po. At para sa mga nag-iibig na makita ang mga likhang sining ni Jay Sukal, maaaring bumisita sa kanyang Facebook page na art.dahoncutting. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.